galing ako ng Maysan, LTO, sa Valenzuela. Kakuha ko lang ng non-pro license. Na kung saan is, ang code restriction ay code A. At automatic yung nakalagay sa lisensya ko. Kaya, tuloy-tuloy niya yung panonood nito ko kasi kumuha, nag-video ako konti at nagpe-picture kung ano-ano yung mga ginagawa ko doon sa LTO. And yun, yung processing ng papel, yung requirements na mga na dapat mong kukunin, tapos exam, practical drive, at pagkatapos nun, makukuha mo na lisensya mo. Kaya yung una-una kong ginawa yung papunta doon is, kinumplito ko yung requirements ko, which means yung una is, dapat meron kang student permit, sales copy ng valid ID mo, medical, pang-apat is yung practical driving certificate. Yun lang yung apat na yun, yung requirements ng sa LTO para makakuha ka ng non-pro. Student permit to non-pro. Then, yun nga, yun yung ginagawa ko kanina. Ang na-comply kong yung mga requirements, yung apat na requirements, is doon ako pina-exam sa online LTO portal. So, yung ginagawa nila ngayon, parang nagda-dry run sila. Meron sila kasing tatlong computer doon na parang araw-araw is nagda-dry run sila. Hindi lahat ng tao na doon nag-i-exam sa computer. Kaya ako kanina, is ako yung isa sa mga tao na doon nag-i-exam sa computer. Yun pala, yung exam pala is sa non-pro is 1 to 60 items. Na kung saan yung pasado is 80% which is makakuha ka ng 80% niya, so 48 kailangan makakuha ka ng 48 items sa kabuuan ng 60 items na questionnaire. Kaya maganda naman yung kinalabasan at yun nga, para maintindihan nyo o makita nyo yung ginagawa ko kanina, tuloy-tuloy nyo lang napanoorin itong video na ito. Ayun nga pala, nakalimutan ko, pagkatapos ko palang pumasa ng exam is nag-practical driving ako. Kung wala kang motor, magbabayad ka sa kanila ng 150 para sa motor na i-drive mo. So, ang sa akin is automatic yung i-drive ko ng motor. So, binigay nila sa akin. Meron silang available na motor doon. At, yun nga. Yun yung ginamit ko pagka-drive. Kaya nagbabayad ako ng 150. At sa practical driving naman is out of 100 na score, eh, dapat ka makaka-80. Para pumasa ka sa practical driving sa LTO. Kaya yung ginawa ko kanina, hindi naman siya mahirap masyado. Kailangan lang pag umandar ka, pag lumiko, kailangan ng right signal, tapos relax lang, dandahan. Yun lang ginagawa ko kanina. Tsaka hindi naman siya masyadong yung iikutan mo na lugar or yung mismong magpa-practical driving ka na area, hindi naman masyadong mahirap. Kailangan mo lang ng kung marunong ka magbabalansi o then kasama na yung mga paggamit ng mga signal, yun lang yun. Hindi naman masyadong mahigpit sa Maysan yung kanina kasi
Kung marunong ka na sa motor, meron ka knowledge ng motor pagdadrive, siguro nang papasa ka. Ang sa akin lang sa exam, kailangan lang yung, kailangan pumasa ka sa exam. Kasi, 1 to 60 items yung exam, tapos dapat makapasa ka 80% of 1 to 60, which means dapat makakuha ka ng 48 items out of 60. Yeah. Yun lang yung dapat yung unang point na makapasa yung sa exam. Kasi sa practical driving, marunong ka naman motor, madali lang yun. Sige po, ituloy-tuloy niyo yung panonood nito kasi yun yung ginagawa ko kanina para makakuha ko ng non-pro code A, which is manual motorcycle. Ito po ulitin siya. Tereng! Yan. Ito yung bagong format ng lisensya ngayon. Ito lang mana. Tapos, sa likod, dito mo makikita sa likod. Maliit lang kasi. Pero dito mo makikita sa likod kung ano yung lisensya mo. Non-pro ba? Non-pro? Or professional? Nandito sa likod. Saka naka-indicate din dito kung automatic at saka automatic manual yung registration mo sa lisensya. Sige po, tuloy-tuloy niyo yung panonood kung ano man ginagawa ko. Sige po, salamat. Yan, tapos na po mag-practical driving. So, balik tayo sa loob. Sa atin.